kami ang naghahangad ng maraming pera. Isama pa ang nagmamahalang mga alahas. Pero ang iba, para makamit ang lahat ng ito, hindi diploma ang ginawang instrumento, kundi mga hamak na pala, chisel, at martilyo. Naghukay sila sa lupa. Gumawa ng tunnel. Sumuot sa ilalim. Papunta sa nanakawan nilang mga establisimiento. Hindi po ito eksena sa paboritong crime series ng marami sa mga streaming platform. Ito ang totoong maaksyong pangluloob na bumulabog ngayong bagong taon sa isang mall sa Osamis City sa Misamis Occidental. Ang Osamis Heist! Kahit puyat pa ang store manager na itago natin sa pangalang Dindi, pinili pa rin niyang mag-duty sa pinapasukang jewelry store sa isang mall para raw buwenasin sa unang araw ng taon. Umaasa kasi siyang magtutuloy-tuloy ang swerte nila. Noong December 31 po, medyo happy kami po kasi medyo malaki nung sales. Naka 5M po kami. Pero pagdating sa mall, pagbalik pa ng guard namin sa kanya, store natin, may pumasok daw. Siyempre, nagulat ako. Oo ba to? Baka panaginip lang. At doon na tumambat sa kanya ang basag-basag na mga salamin ng kanilang pintuan. Ang kanilang vault o caja de hierro na naglalaman ng 700,000 pesos na cash at mga alahas na nagkakahalaga ng halos 30 million pesos na limas. May pin code po yun, ma'am, at saka key. Gulat ako na nakahiga na po yung vault. Grabe, ma'am, as in wasak po talaga. Nasa 1,426 pieces po yung item namin. Necklace, earrings, lahat na po yun dyan. Yung mga bangles, nasa 18 karat at saka 21 karat po yung gold. Ang store guard ni Nadindi may napansin na raw na kahina-hinalang umaaligid sa kanilang tindahan 5 araw bago ang nakawan. May tumitingin dito kanina pa, ganun, pabalik-balik. Okay po. Ano, may bigote. Baka customer lang yan. Sige, mag-ingat lang tayo. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, hindi ito simpleng pangluloob. Pinagplanuhan daw talaga dahil nadiskubre nila na ang mga kawatan para makapasok sa mall gumawa ng butas sa ilalim ng lupa. Mula sa drainage sa labas ng mall, ang mga suspect naghukay hanggang narating nila ang ilalim ng food court. Gumapang talaga, ma'am. Yung mga ginamit nila, ma'am. Mga digging to, so yung mga panghukay, ma'am. Chisel, hammer, crowbar. Dito na nila binutas ang sahig para gawing entry point sa mall. Ang insidente ng panluloob sa mall, nakuhanan sa CCTV. Noong 3:25 po, ano na po sila nag-iilaw ng ano, ganun. Binasag na nila yung glass. Tapos noong 3:30, nakapasok na po sila. Nakapipi, nakabonnet, saka nakaglove. Hanggang doon lang po yung ano, ng video ng CCTV. Pati ang katapat na jewelry stall ni Nadindi, hindi rin pinatawad. Pati ang cash sa malapit na ATM, nilimas. Ang kabuuang halaga ng natangay sa loob ng mall, tinatayang 35 million pesos. At natumbok nila ang lagusan sa labas ng mall kung saan malamang daw dumaan ang mga suspect. Tuloy-tuloy ito sa bakanting lote sa tapat lang din ng mall. Ay, ispat. Yatag yung ispat. Patag kami na. Ano una kong ulo, Migo, no? Kaya ispat lang ko. Ah, kita yun sila, o. May video na to, sir. Ito po yung butas na ginawang entrance at saka exit ng mga suspect. Kung saan naman nakatayo ang isang peryahan. Kinadakan natin ang investigasyon, lahat ng involved doon, mga crew doon sa compound ng peryahan na tuntun kung sino yung gumawa ng butas doon. Kung saan din nakita nila ang 5 suspect sa pagnanakaw.
Kabilang sa mga suspect na nahuli ng mga otoridad, ang namukhaan ng store guard ni Nadindi na trabahador pala sa perya. May na-recover tayo mga ginamit nilang sweatshirt, leggings. Ang mga suspect agad inaresto at kasalukuyang nakapiit sa Osamis City Police Station. Ayon sa inisyal na investigasyon, December 29 pa raw sinimula ng grupo ang mga hakbang nila sa pagnanakaw. Ang ginamit nilang pangbungkal ng lupa, tools sa pag-assemble din ng rides sa perya. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga suspect. Nagpaunlak ang isa sa kanila. Wala po akong masabi, ma'am. Pero taga-perya po kayo, sir? Opo, ma'am. Trick yan, ganun po. Tsaka mag-operate po ng mga iba-ibang ride. Matagal na po akong nagtatrabaho sa peryahan. So, yung tuko sa Maguindong nawala-wala kayo, alam? Wala na po, ma'am, kasi kinuha na po lahat ng kasama namin. Dinala po lahat. So, paano po ito nagsimula? No comment po ako, ma'am. Nitong Miyerkules, sinampahan sila ng kasong robbery sa Osamis City Prosecutor's Office. 4 oras mula Osamis City sa bayan ng Liloy. Alalang-alala naman si Nanay Laida. Ang isa raw kasi sa mga suspect sa binansagang Osamis heist, ang anak niyang itago natin sa pangalang Keanu. Nakakita ko sa Facebook, ma'am. Ako yung gisubay dito, Jude, ma'am. Sa Osamis. Goal ko kayo, ma'am. Pinanggaon to, ma'am. Nakaduha akong anak, ma'am. Butan kayo. Byuda na si Nanay Laida. Kaya para may pangmatrikula sa susunod na pasukan, sumideline daw si Keanu bilang cook at operator sa peryahan sa Osamis City. Nagkamot to siya, ma'am. Kaya pobre pa may kayo, ma'am. O naman to siya amahan, ma'am. Nanarbaho siya, ma'am. Kaya po may mabuhay po siya hapong paningkamutan po, ma'am. Tumawag pangaraw sa kanya ang anak. Saktong alas 12 nitong January 1 para batiin sila ng Happy New Year. Magpadala ko ni maugwarta, ma'am. Kay arong ka, nakapo kay mahi kay diha, ma. Anda po gani ko. Ayan na lang padala. Kaya tigoma lang na diha. Kaya to ibayas po siya mong utang. Ma'am, iya yung ipadala, ma. Naga, party-party po sila dito. 12 sa gabi, eh, ma'am, sa 31, ma'am. Nanawag siya na ako. Ana siya, ma. Naghi kay baka diha. Kaya para ito. Sige lang, ma'am. Kaya manawar ko unyang buntag. Muto, ma'am. Nagpaabot ko sa yan tawag. Wala mo na ikatawag, ma'am. Si Nanay Laida, hindi pa rin makapaniwala sa ibinibintang sa kanyang anak. Napisuspikan magod siya, ma'am. Wala mo tayo salan akong anak, ma'am. Kay botan yun kayo na akong anak, ma'am. Ako yung ang gusto yun ako, ma'am. Ako yung pag-awson yun, ma'am. Kaya wag yung tao sa yung sala, ma'am. Pero ang mga otoridad, malakas ang kutob na hindi lang ang 5 suspect ang may pakana ng panluloob. Meron daw malaking taong nasa likod nito. Hindi tayo huminto sa paghahanap kasi we believe na meron pa rin itong mastermind or financier na pwedeng may involvement. At sa bukana ng butas kung saan lumusot ang mga suspect. Meron tayong nakuha na mga stolen items pero napakaliit lang. Kinonfirm naman kanila yung mga na-recover natin. May sinabi silang tao kung sino yung nagdala. If the value of the property taken by the robbers exceeds 50,000, prison correctional yun. Kung ang Osamis heist, katulad ng mga napanood nating series, ang mga gumawa nito, wala kayang plinanong exit o escape plan. Totoo kaya ang teorya ng pulis na merong malaking taong nasa likod nito? Sinisiguro nilang hindi katulad sa mga palabas. Sa kasong ito, hindi mananaig ang mga kawatan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.